Ay, nako, wala na namang internet. Ay, nako, grabe. Pawala-wala din ba ang internet connection mo? Napapagalitan ka na ng boss mo dahil work from home ka na nga, hindi ka pa makapag-login. O di kaya, isa kang businessman pero hindi ka na makapag-reply sa mga customers mo dahil lamang sa palpak na internet connection. Tamang-tama, sa video na ito, ituturo ko ang isang paraan para maging stable ang internet connection mo. At titignan natin kung paano makakatulong itong isang bagay na ito para sa problema mo. Nabibili lang to sa hardware, madali lang to i-set up. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, let's do this! Let's go! Kapag hindi ka pa rin makapag-connect sa internet, kahit na ni-restart mo na ang router ng Sky Cable o nag-connect ka na nga ng internet cable sa iyong laptop papunta sa router mo, hindi ka pa rin makakonect sa internet, ang una mong gagawin ay pumunta sa IP address ng router mo. Paano mo to gagawin? Madali lang. Kailangan mo lang magbukas ng Internet Explorer o Google Chrome. Sa videong ito, ang ginamit ko ay Google Chrome. Ayan, nagbukas ako, tapos ito-type ko yung IP address ng router ko, 192.168.0.1. Sa iba, iba yung IP address na yan. Yung iba, .1.1. Yung iba naman, check nyo na lang sa mga service provider nyo kung ano ang IP address or default gateway ng router nyo. Okay? Ngayon, ito, sa page na ito, inalam ko kung ano ang password, default password ng Sky Cable. At ang default password niya ay admin at walang username. Okay, so kung hindi nyo pa binabago ang settings ng router nyo, malamang ganito rin ang password ng router nyo. Pag-connect mo, nasa status tab ka, click mo lang tong connection. Ayan, makikita mo working dahil nakalock, operational. Ayan, hindi po to yung bangko. Okay, so ang power, ito ang titignan natin. Itong power na side. Yan, kung nakikita nyo dyan ay -3.4 or 0, pasok yan. Dahil ang kailangan mong power ay -10 hanggang +10. Oh, so, ang ideal is 0. Tuturo ko sa inyo paano magdagdag ng splitter para mabawasan to ng 3.5. Kunwari, nung, katulad nung nangyari sa akin, ang lumalabas na power dito ay +16, kaya madalas ako nadi-disconnect. So ang ginawa namin ay nagdagdag kami ng dalawang splitter para mabawasan ng 7 dBmb. Okay, tapos naging 8 na siya, tapos ngayon nag-normalize na siya sa 3.4. So kung mabababa to sa -10, magbabawas na ako ng splitter. Pag magtataas to, lumagpas na naman ng 10, magdadagdag na naman ako ng splitter. Ganun ang gagawin natin. Tuturo ko sa inyo paano gumawa ng splitter. Alright, let's go. Alright, so simulan na natin. Ang una natin gagawin, i-connect ang isa. So, i-connect natin dito. Wala namang specific na brand kailangan, no? Wala naman. So, ayan, tapos i-connect natin yung thank you.
Alright, so ayun guys, ang isang paraan para maging stable ang internet connection mo. Shoutout sa Sky Cable! Pero kung gusto nyo pa akong gumawa ng mga video para naman sa iba't ibang service providers, mag-comment lang kayo sa comment section below. Babasahin ko yan. Sa next na video ko, ituturo ko ang 6 na pwede mong gawin pag nawawala-wala ang internet connection mo. Kaya ano pang iniintay nyo? Mag-subscribe na kayo sa YouTube channel na ito at ring that bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na mga tips na maaaring makatulong sa inyo. Alright guys, let's do this again! Let's go! Alright, I'm back. Sorry for the long wait. Oh, so what happened? Did it work? Oh, great. Nice, nice, nice. Alright, so there you go. That's it for now. Yeah, welcome and thank you too for contacting the Global Service Desk. Alright, have a great day. Stay safe. Bye.